ko sana ay inyong isalaysay ang nakagisnan ninyong kultura noong inyong panahon. Maaari niyo pong ilarawan, halimbawa ay ang laro, pananamit, musika, ibangan, bahay, kaugilian, sasakyan, kagamitan, hanap buhay, at iba pa. Sige, umpisa na natin. Simula natin sa laro. Ang laro namin noon ay tagu-taguan, siklot, yung bato na sinisiklot, yung tumbang preso, yung tichir-tichirangan, darong trumpo, yoyo, hunin, habulan, sungka, yun ang aking mga tsaka yung sikyo. Yan. Sa pananamit naman, mahaba ang damit noon. Laging nakapalda. Bawal ang short. Simple lamang. At bawal din yung mga ipaghiti ng damit ngayon. Noon ay talagang may manggas. Hindi pwedeng labas ang dibdib. Laging kulob ang suot. Sa musika naman, di ang wala namang mga music noon, wala namang mga radio noon. So noon pa, kumakanta lang kami at ang aming kanta ay Leron-Leron Sinta, Paru-Parong Bukid, at ang aming music, ang aming tugtog ay Taklob ng Kaldero, at ang awitin namin ay mga lulabay yung sinaunang panahon. Sa libangan naman namin ay bahay-bahayan, luto-lutuan, traktrakan at mga nalata ng mga dilatang gamit ng may tali na nilagay namin. May mga napapaga ito. Tsaka yung mga yung traktrakan namin, ang gulong ay yung tamsan, yung ketse. Wala kami mga laro ng iba. Madiba namin. Ang bahay naman namin, simple. Kubo, yan isa kawayan, at pawid. Ang sahig ay kawayan din. Meron kami tinatawag ng batalan. Alam mo kung anong batalan? Yung bagang kusingin na doon na rin nadidigo, naglalaba. Wala kasi hindi pa uso. Ang panggatan namin ay kahoy. At ang aming mga gamit sa hibukan ay banig. Banig at kulambuko. At yung banig namin ay yung yasi sa buli. Ang bag namin ay gandin, buli din sa yari sa buli. Pag ang aming pagkain naman ay sa kaldero, ang gatong namin ay kahoy din. Hindi pa usong uling noon. Ang aming gulay ay tinatawag na dinding. Kung tawagin ngayon ay binaklang. May dinding, nilalagyan na namin ang bagoong. May inihaw, inihaw, nilalaga, at kita na. Sinigang na sampalok, ang sampalok hindi buo kundi yung talbot ng sampalok. Yun. Ang kakakamyas. Saka yung pang-asim namin ay yung tinatawag na sabnip. Yung makulang galing sa gubat, makulang puno, sabnip kung tawagin. Yun. Tapos, ang amin namang sasakyan ay paragos. Alam mo kung ano yung paragos? Yung hinihila ng kalabaw. Kariton. Hinihila din ng kalabaw. Yun na aming mga sasakyan noon. Wala pang mga kabayo noon. Bihira ang may kabayo. Tapat kalabaw, paragos, kariton. Ang hanap buhay naman namin noon ay pagkikinda ng tinapay,
pagtitinda ng isda. Ang isda naman ay tinutuhog-tuhog noon. Madami, isang tuhog ay piso lang. Madami na yon, tinutuhog. Hindi naman uso pang palengke noon. Ang tinitinda rin namin ang bibingka. Yung lansong. Yung lansong na ngayon ay puto ang tawag. Noon ay lansong. Bibingka. At ang pagsasaka lagi o pagtatanim ng gulay sa bukid at ang ginagamit na papunt na sa takip papuntang bukid ay bangka o tinatawag na paraw, sinasagwan. Yun, at saka nagtatanim din ng mga ng palay kung tawagin ay yung ibang kakaingin tapos yung tinutusok lamang at pag-aalaga ng baboy at kambing. Naranasan nung binyagan ang mami mo noon, ang binyagan niya, ang handa ko noon ay inalagaan ko yung baboy. Yan. Kagamit na naman ay ang mga papag noon, wala itong hindi pa uso yung katre papag, kung tawagin na yari sa kawayan. May banig. Wala pang katre, may kulambo. Ang kainan naman namin ay dulang. Wala, hindi pa uso ang lesang, lamesa, dulang kung tawagin. Ang plato namin ay, kung tawagin ay lusa, yung puti. Na pag napagsak ay nawawala yung puti. Ang tawag doon ay lusa. At tapayan. Ang mimbaka namin ng tubig noon ay, hindi pa uso ang gripo, ay tapayan. Sa Ilocano, ang tawag ay burnay. At yung lutuan namin ay tinatawag ng halan ay abuhan. Yun ay malapad na marami na may mga tatlong tungko. Ang gatong namin ay kahoy. Ang lutuan namin din ay mga kasirula suknong una na kung tawagin ay lusa din. Ang panggatong. At yung wala pa, hindi pa uso ang pamayipay sa pag hindi na aapoyan. Kung tawagin ay anguyub. Anguyub ang tawag. Hinihipan yun para magkaapoy. Yan. Ang kaugalian naman namin noon ay ano, ang ilaw namin ginagamit ay wala, hindi pa uso ang kuryente noon. Ay kingki, kung tawagin kingki. Lalagyan ng gas. Kaya paghapon ay mga ilong ay kwan na itim. Pagmamano sa hapon, pagdating ng hapon, pagdating ng alas 6, nasa bahay na. Wala hindi na pwedeng lumabas. Pagdating ng alas 6, nasa bahay na. At sunod kami sa mga magulang. Pag isang sit-sit lamang, isang tingin lamang, ay sinusunod agad. Bawal ang mga bata noon o kami noon pag may bisita ang aming mga magulang ay kami ay maalis, nagtatago kami sa kwarto dahil pinandidilatan kami ng mga magulang namin noon. Naghahanap isang tingin lamang na magulang ay ano, kami takot na, sit-sit agad, agad tigil. Ang paglalaban namin noon, ang gamit namin ay wala pang sabong mga powder, mga bar. At ang shampoo ay hindi uso ng shampoo, tinatawag na gugo. Gugo, pinupukpuk yun. At wala pang gripo, pang-gamit na buhok. Ang ginagamit pati sa kwan na yung pag makakapal ang mga damit ay pinupukpok, ang tawagin ay pamalo. Pinupukpok yung damit para maalis yung sabon at saka yung dumi. Lalo kasi magsasaka ay marumi ang mga suot. At ang pagdilis naman ng bahay ay ting-ting, walis ting-ting. Ang hindi pa uso noon ng mga bunot, ang pagpakintab namin ng tayo noon ay tuyong daho ng saging.
Yun, at saka laging nilalampaso ng basa. Kasi ang sahig namin noon ay pag nilampaso mo ng basa, pagkatapos na tuyo, kailangan pasuhin ang tuyong daon ng saging ay makintam na. At lahat ng mga pasamano kailangan ay laging yun ay sinusungkit-tungkit yung mga singit-singit para walang dumi. Kasi binibisita tayo na aming lola. Ang lola namin ay masungit. Pag hindi ka sumunod o hindi mo ginawa yung trabaho, ay nangungurit sa singit. Oh, siguro na may wala na. Ganda, ma'am. Salamat po, Lola Inay. Walang anuman.